Yan guys, so may naano tayo na isang double burner guys, na gusto na itong itapon ito, pero nung nakita ko ayan o, ito pwede pa yan, pero sabi ng may-ari guys, ito ng ano na to, mauling na daw yung ang labas ng apoy. Kumbaga dilaw, hindi na siya asol. Pero ito guys, ang dalawa na to, may paraan pa yan. Ha? Kaya samahan nyo guys kung paano natin na magawang paraan na itong double barnel na itatapon na ito. Yan. Tingnan mo yung pina. Oh. Pero yung mga magnet ito, pwede pa to. Pero ang ano na to, yung yan o, pwede pa yan. Yung set na, pwede pa o. May ano pa to. Pero yung ano nito guys, ang gagawin natin guys, tara, let's go. Samahan niyo ako para makikita natin kung paano natin magawa ang paraan to na hindi na siya maguling ang, kumbaga hindi na dilaw ang bugang apoy nito. Ang una dito guys, ang gagawin dito guys, bali ano yun, ang linisin itong mga butas. Yan, tinalit, pakikita nyo kung paano natin na maayos tong double burner guys. So guys, tatanggalin natin guys, yan. Pag-usa natin yung pinipin sa dito. Ang gagawin natin, ititisting natin sa ito, ang gagawin natin pagkatapos na gagawin natin dito paglinis, ititisting natin sa ibang dito. Ano pa yan? Bang oras tayo nyan. Ito yung pinyo. Yan, ang gagawin natin, ito yung mga butas na yan. Padaanan natin ang lumbi yan. Tapos mamaya, uhugasan natin ito guys. Ipagkaganyan kasi guys, na maano na yung labas ng ano yan guys, na dilaw na guys. Dito yung nagkakaroon ng problema guys sa butas. Yung sa sobrang gamit guys, nagkakaroon na siya ng huling butas. Yung baga na, nagpapara na siya. Bisaya Ako TV. Kailan ang itong pagsundo sa dito, hindi mo ano kung ano yung paikot-ikot yan kasi lalaki ang butas dito. Kasi isa bibili ka pa nito. Pagka pang-reserve na lang ito sa ano. Kasi may gamit yung anak ko na double bar, no? Pang-reserve na ito. Kasi sa doon sa round guys, nakikita ko sa round sa mga bangkita. Nire-recoke na lang na yan. Kasi bibili ka lang kakaroon pa ng ano ay ito. Pwede pa naman magawa ng paraan. Yan. Pwede pa naman magawa ng paraan kasi. Mga ganito. Ngayon po, tapos na nalang ito guys. Ngayon, sumbot na lang yung mga buka. Ngayon, na. Ngayon, yung pagsundot, hindi yung ano, para malalaglag yung mga gumigot sa loob. Sayang ito guys. Eh, tatapon lang ito eh. Ngayon yung kaano guys. Okay na. Kaya ganito yung pagka ano guys. May ito, malaking bagay ito sa kutina kasi yun yung pangailangan natin ay ginagamit na ito. Ngayon ay tunay tapos may ari. Ngayon ang nakita ko, nasi ko kasi itong tama na may ano naman dun sa bahay. Sabi ko, itong receive ba ito kaya ito, gagawa pa natin ng parang ito. Hugasan natin tapos mamaya ang gagawin natin guys, hugasan natin ito tapos tapatuyin natin itong sandit, kung tuyo na siya pwede natin i-tisting doon sa isang double bar doon sa baba, doon natin makakita, doon natin makikita na kung talagang hindi na pwede.
sayang dako TV. Sayang ko TV. Sayang ko TV.
yung sa ano na yun, sabi na nangyari. Yung mag-ano na yun, kesa ito pwede ko yun. Sobrang uling na doon yung, sobrang uling na doon yung kaldero. Kaya, inapon na yun. Mas may, ano sa mga yan, i-adjust na lang dito. Kumbaga, dito. Pulang pa sa lang. Sinagat mo na ito, wala na hindi. Pulang sa lang. Madali yan ang pag-inspect. Okay, guys. Ito na, guys. Naging ano na siya. Kunting linis para ito. Linis. Kunting linis ko para ito. Pero okay na ito pag mailinis naman, guys. Pwede na magamit ito. Pang-reserva na lang dito sa ano natin yan. Yan. Pang-reserva. Double bar na din yan eh. Yan. Double bar na yan. Saga. Gagawin lang namin ng reserva yan. Gamit ng anak ko yan. Yan. Okay, ito na ano ko sa ano ko sa kaalaman ko sa mga pag-ayos ng gamit. Nagpapasalamat ako sa nag-share sa mga gamit. Ayan, ito yung ano ko na sa next video na naman na makikita na naman kung ano na naman na gamit na i-share ko sa inyo, guys. Ayan. Dito na lang ako kasi kagaling na sa baho. Kaya magpasalamat ulit sa inyong lahat. Kaya bye-bye. Thank you for watching.